Sinong mag-aakala ng islang na paliligiran ng katubigan? Sala sa malinis na tubig na may inom. Madalas magka-diarrhea dito pagka mga buwan ng April, May, June, pag mga tag-init na. Nung time na marami talagang case ng diarrhea dito, isa po sa dahilan na sinabi ng aming sanitation officer, medyo contaminated yung tubig, yung source of drinking water ng mga tao dito. Si Ryan ang sanitary inspector ng Karamuran. Tumungo sa isla para sa isang misyon. Magtitesting po tayo ng source of water nila. Titingnan po natin kung meron pa siyang presence ng E. coli. Noong nakaraang taon daw kasi ay nagpositibo sa E. coli ang tubig sa isla. Nagkakaroon ng E. coli ang source of water ng isang komunidad pag ano ba po sa pipings, nagkakaroon ng leakage, pumapasok doon yung tubig na galing sa kanal na merong dumi ng hayop o kaya ng tao, pwede pong makontaminala. Ang bakterya raw na ito, samot saring sakit ang maaaring hatid. Ang mga sakit na pwedeng makuha po dito ay diarrhea, pneumonia, urinary tract infection, and then malnutrition. Kasi pag nagkaroon ng diarrhea, once na hindi makarecover yung bata o yung pasyente, pwedeng mag-lead sa malnutrition. Ito na nga rin ang hinala ni Aling Margie sa unti-unting paglala ng kondisyon ni Christine. Dati kasi maganda din po yung katawan niya, kundi yung nagka-diarrhea siya, sunod-sunod na halos buwan-buwan na sa nagka-diarrhea. Yun po talaga, naghina talaga yung katawan niya, hindi na talaga po siya lumaki. Talagang ganyan na lang po talaga siya. Talaga tuwing nagkakasakit siya, mas mapayat po siya. Talagang makikita mo talagang payat po talaga siya. Talaga yung mga mata niya parang lumulubog. Kaya naman ngayon, may nakaugali ang diskarte na si Aling Margie. Nilagyan ko ng sala kasi parang may dumi siya sa ano, kahit sinasala para hindi siya mainom ng dumi. Kahit may ganito pa na po, hindi po natin sure kung malinis na po itong inumin. Pero iniinom pa rin namin kasi wala kaming ibang pagkukuhanan ng tubig. Unang pinuntahan ni Ryan ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng mga residente ng isla. Ito po kasi pag madumi dito sa may bukana ng tubo, pwedeng makontaminate pa rin yung tubig. Kaya dapat malinis talaga. Katulad nito, ito kasing ililalagay nila dito sa tubo. So, dapat talaga bago sila kukuha ng tubig, dapat lilinisan muna talaga nila. Hindi agad-agad kukuha ng tubig. Dapat ihayaan mo na mag-flow. Para kung sakaling makontaminate, at least maalis. Malinis naman po kaso parang meron may mga maliliit na particles. Pero makikita po natin yung paglumabas yung result ng water testing po natin. Pupuntahan po natin ngayon yung isa pang source ng water ng community. Ate, baga dyan po kayo kumukuha ng tubig? Opo. Dyan po kayo umiinom? Opo. Pag hinuanan mo siya kasi ng tingnan mo, merong mga Mayroon mga dumi-dumi. Pagka panghugas lang, hindi na namin sinasala. Pero pag inumin, sinasala. Mas maganda po, kahit panghugas, isala nyo pa rin. Kasi yung mga plato kasi, siyempre hugasan natin, gagamitin natin yung tubig, makukontaminate pa din siya. Mas maganda po, sasalain nyo pa din po. Para siyempre, hinakainan nyo kasi yung
lato, tapos yung mga baso, iniinoman nyo. So, pwede pa rin makontaminate po yung ano. Tulad po nito, yung sa, kung makikita mo dito sa timba, kitang-kita yung mga ano nila. Sa ambukan po galing yung tubig? Sa Puyabot. Puyabot? Sobrang layo yun. Sobrang layo ano yun. Ano po yung Puyabot? Yung Puyabot po sa dulo. Papunta na po ng Bundi. Sa ngayon po, ongoing yung IEC namin, yung Information Education Campaign, lalo na through Ma'am Jenny sa midwife, nagkakandak ng regular na health education sa mga tao. And then, nakakatuwa naman kasi ina-adapt na din naman ng mga tao. Makikita naman natin na sa ngayon, wala tayong case ng diarrhea dito ngayon sa Palombanis area. Isa pa din po yun yung nagpapaklorinate po tayo para po maging safe yung tubig na iniinom nila. Safe naman po yung paglalagay ng chlorine sa tubig kasi yun po ang isa sa paraan para maalis natin yung E. coli, tapos yung iba pang mga bakterya na nandun sa tubig. Dala-dala ang nakuhang water sample tutungo sa Virac sa Catanduanes si Ryan upang ipasuri ito. Matapos ang isang linggo, base sa resulta ng water testing nila Ryan sa sanitary office, nagpositibo pa rin sa E. coli ang tubig ng isla. Tanging hiling lang ni Aling Margie, bigyan man kami ng makukuha ng malinis na tubig para na rin sa mga kabataan dito. Kasi ayaw ko na maulit yung nangyari sa mga anak ko, bang nangyayari pa sa ibang bata.